Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang latest sa Bagyong Enteng at sa pinag-ibayan nitong habagat base po sa 5 PM bulletin na ipinalabas po ng PAGASA. Kaninang alas 4 po ng hapon, huling namataan ang Bagyong Enteng sa vicinity po ng Madela, Quirino. At ito po ay nagtataglay ng lakas na hangin na 85 km per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot hanggang 140 km per hour. Inaasahang kikilos ito pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Ang Bagyong Enteng ay inaasahang po nga patuloy na kikilos ng pahilaga-hilagang kanluran at kikilos din po pahilaga dito po sa Cagayan Valley or Northern Cordillera Administrative Region. Habang tuloy-tuloy po itong kikilos paliko dito po sa may Babuyan Channel by tomorrow. Samantala dito naman po sa bahagi po ng West Philippine Sea, ito po ay mag-westward by Thursday, by tomorrow afternoon to Thursday. At inaasahan din pong ito po ay mag-exit ng Philippine Area of Responsibility ng Wednesday morning or afternoon. Ang ending po ay inaasahang mamimaintain ang tropical storm category habang ito po ay nagda-traverse dito po sa northern Luzon area at inaasahan din po ito ay mag-intensify bukas ng hapon at magiging severe tropical storm ng bukas ng hapon din po hanggang gabi at magiging typhoon kategory naman ng Huwebes. Nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Ilocos Norte, Apayao, eastern portion ng Kalinga, Cagayan kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino at northern portion ng Aurora. Samantala, tropical cyclone wind signal naman po ang nakataas sa Batanes, Ilocos Sur, La Union, eastern portion ng Pangasinan, Abra, nalalaking bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, nalalaking bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, at eastern portion ng Bulacan. May tropical cyclone wind signal number 1 pa rin po sa Metro Manila. At dito po sa Rizal, northeastern portion po ng Laguna, pati sa northern portion ng Quezon Province. Samantala po kahit wala pong tropical cyclone wind signal, ay maaari pa rin pong makaranas ang babigito po pong mga lugar ng mga pagbugso ng hangin dulot naman po ng habagat. Ngayong araw po, asahan po ang mga pagbugso ng hangin dito po sa Ilocos Region, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabar Zone, Demaropa, Bicol Region at Visayas. Bukas naman po ay may mga pagbugso ng hangin sa Ilocos Region, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Bataan, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Calabar Zone, Demaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region at Northern Samar. Sa Miyerkules po ay mayroon pa rin pagbugso ng hangin dulot ng habagat dito po sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Calabar Zone, Memaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental hanggang sa Northern Samar. Samantala, bukod po sa hangin ay mayroon kakibat po na ulan na ang nadala ang Bagyong Enteng pati na rin po ang habagat. Kaya naman po asahan ang malakas hanggang sa matinding ulan po sa Ilocos Region, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Apayao, Abra, Benguet, northern at central portions ng Aurora, the northern and central portion ng Quezon Province, kasama na po ang Polillo Islands, Rizal, Laguna, Cavite, Aurora, the eastern portion of Isabela, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Northern Palawan, kasama na po ang Calamian, Cuyo, at Cagayan Silio Island. Samantala, katamtaman hanggang sa malakas ng bumpong mga pag-ulan ang inaasahan dito po sa may Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Metro Manila, nalalaking bahagi ng Cagayan Valley, at Cordillera Administrative Region, nalalaking bahagi ng Palawan, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, at nalalaking bahagi ng Central Luzon, pati na rin po sa nalalaking bahagi ng Calabar Zone.
Bukas naman po, ito po ang magiging scenario po ng mga pag-ulan. Mga malakas na pag-ulan at matindi ang pag-ulan po ang inaasahan pa rin po sa Ilocos Sur, Abra, Occidental, Mindoro, Northern Palawan, kasama na po ang Kalamian, Cuyo, Cagayan, Silio, Zambales at Bataan. Katamtaman hanggang sa malakas ng namang mga pag-ulan ang inaasahan po sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Benguet, Metro Manila, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Palawan, Romblon, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. Samantala sa Miyerkules, patuloy po ang mga pag-ulan at meron pa rin pong inaasang mga pag-ulan, mas maulan po sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Meron pa rin katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan dito po sa Metro Manila, Calabarzon, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, at Antique. Inaabisuhan po yung ating mga kababayan na nasa lugar po na mabababa na pwedeng bahain o prone po sa pagbaha at maging sa areas po na nasa bulubundukong lugar o prone sa landslide na mag-ingat po at lagi pong makipagtulungan sa ating mga local government officials, LGUs at DRRM or risk reduction managers po sa inyong mga lugar. Samantala, meron naman po tayong nakataas na gale warning dito po sa areas kung saan po meron pong sa coastal areas po kung saan po nakalagay po ang pulang marka. So meron po tayong gale warning sa northern at eastern coast po ng Cagayan kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Northern Coast of Ilocos Norte, ito po yung Pagudpod, Bangge at Burgos, sa Batanes, Eastern Coast ng Quezon Province, kasama na po ang Calawag, Lopez, Quezon Alabat, Perez, Bumacap, Laredel, at Timonan, Mauban, Real, Infanta, General Nacar, including Polillo Islands, pati na rin po sa karagatan po na malapit po sa Camarines Norte. Although ito pong gale warning, ito ay pa warning po sa ating mga kababayang mangingisda na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na bawal pong maglayag. Yung ating po mga kababayan na gusto mag-swimming dito po sa mga karagatan sa Luzon at Visayas ay inaabisuhan po na wag po muna sa panahon ngayon hanggang po sa Biyernes. Dahil sa mga ganitong panahon po, medyo mahirap po nga pagtiwalaan po ang dagat pag may katamtama, kahit katamtaman hanggang sa maalat po ang ating karagatan. So, kahit po sa mga ilog na biglang tumataas po ang tubig ay pinapanawagan po natin na tigilan po ng mga magulang yung mga kabataan na maligo po kahit po sa mga ilog po natin. Yan po ang latest ngayong 5 p.m. bulletin. Next po natin bulletin ay i-issue po natin 8 p.m. po ng gabi.